Nako, ang ganda ng topic natin sa araw na to. Ano yung topic, Mr. Maestro? Nasa likuran ko. BIR's Blue Book. Nagkalat ho ang impormasyon. Hindi ko alam kung sikreto pa to o hindi. Pero ang daming nagsasabi na meron daw BIR Blue Book. Pag-usapan nga natin yan para mabigyan natin ng impormasyon ang taong bayan, lalong-lalo ka na. So, ito po yung pag-uusapan natin. What is the so-called Blue Book? The secret inside the Blue Book. Who owns the Blue Book? The growing list and delisting. So, meron tayong 5 parts. Pag-usapan natin is, what is the Blue Book? Or the so-called Blue Book. Ito daw ay katulad nung katulad nung General Appropriation Act na kung saan yung budget nung ating gobyerno, ha, yung budget na ating gobyerno ay nakasulat. So, using that analogy, ito daw ay budget ng mga corrupt officials ng BIR. Yan daw yung laman yan. Nandiyan daw yung partihan ng mga corruption sa loob daw ng BIR. Nandiyan daw yung mga listahan kung sino yung natatanggap, nakakatanggap ng magkano. Oo. Magkano ang natanggap nino? Parang ganoon, ano? So, ito'y punong-puno ng sikreto. At kasama ata ang pangalan mo rito, eh. Oo, ikaw. Ikaw na nakaka-receive ng letters of authority, ng subpoena duces tecum, ng letter notice. Parang kasama ka. Yun ang balibalita, ano? So, pag-aralan natin, ha? Ang susunod natin topic is, ano yung sikretong nasa loob? Bukod sa nasabi ko na yun, meron pang isang sikreto na nakakagulat, eh. Nakakagulat. So, panoorin niyo susunod, ha, yung part 2. Introduction po ito. Saan? Diyan po sa BIR Letter of Authority course. Ito po ay isang kurso na ang objective at the end of the course, kaya mong humawak ng opportunity o negosyo sa letter of authority. Kaya mong harapin ang mga questions ng potential na kliyente mo. So, yung first part natin, pag-uusapan natin ay yung negosyo opportunity. Ang second part ng panuna po natin ay pag-uusapan natin yung case progression ng letter of authority. At yung third, types and similarities ng mga letters of authority. At ang huli, yung anatomy and strategies in handling the opportunities ng letter of authority. Sir, paano ako makakasama dyan? Simple lang. Pag bumili ka ng libro ko, of course, meron ho itong bayad. Bibili kayo, eh. Mayroon kang option o privilege na mag-apply at matanggap saan? Diyan po sa study now, pay ETM later. Babayaran nyo lang ho ako kapag kumikita na kayo dito, ha? Dito sa kursong ito. So pag wala pa ho kayong kita, eh di wala kayong ibabayad sa akin. Kaya nga study now, pay ETM later. Siyempre, katulad ho ng pagiging negosyante bilang Uber driver o Grab driver, kailangan mo ng lisensya. O sir, saan ako kukuha ng lisensya? I-accredit kita para yung brand name ko marab on sa'yo. Siyempre, pag in-accredit kita, kailangan meron kang sasakyan. Uber car nga ang tawag, di ba? So, ano sasakyan mo? Yung utak mo, yung laman ng utak mo. Kung wala ka nito, eh wala kang ibebenta.
So, para malamanan siya, kailangan mo ng tools. Ito ay isa sa mga tools. At ito pong nandito ay isa rin sa mga tools na kailangan ninyo. So, kailangan ninyong mag-aral. Magkakaroon tayo ng meetups. Tuturuan ko kayo, i-guide ko kayo. Marketing, selling, negotiating sa mga kliyente o potential client nyo. At hindi lang yan, ibebenta ko kayo as a product. Hindi kayo magbebenta ng produkto. Ah. Kayo mismo ang produkto. Gumagawa ho ako ng tax mapping apps. Malapit na po matapos. Diyan ko ilalagay kayo para mag-meet up yung clients na may needs at kayo naman na may needs na magkaroon ng kliyente. At tapos babayaran kayo ng kliyente. Of course, may share ako doon. Diba? Study now, pay item later. Para continuous yung inyong pag-aaral at hindi nyo makalimutan, ilalagay ko ho ito sa online. Oo, para ho unlimited yung availability at accessibility nitong pag-aaralan nating nabanggit dito. Okay? Ito po ay BIR Letter of Authority course. Okay? So, mag-enroll ka na. Ano puhunan mo? Ito muna. Yung study, ako ang mag-i-invest sa'yo. Naniniwala ako na pag binigyan kita ng tools, uunlad ang buhay mo. Dadami ang kliyente mo. Ito muna ang umpisa. Tapos, kailangan nating turuan ka dito sa Letter of Authority course at ito po ang ituturo ko sa inyo. Then, mag-avail kayo ng study now, pay ETM later. Oh, ano pa hinihintay mo? Sali ka na!